ang tagal kitang hinanap. At nagtagpo rin ang landas natin sa wakas. Rebelde ka! Huwag nang marami pang dagdag. Umpisa na natin. At nang matapos nito... Ikaw lang bang marunong maruntok? Ako rin! Napatumbag siya. Sasamantalin ko ang kahinaan niya. Aalisin ko ang perang tumatagip sa kanyang mukha. Arnold! Ikaw! Aris! Paano mo ito nagawa, Tol? Anong pumasok sa isip mo't nagawa mong talikuran ang nakagistang mong paniniwala? Bakit ka lumalaban sa gobyerno? Anong buti ang maidudulot ng pagiging rebelde mo? Bakit mo tinalikuran ang paniniwala mo? Paniniwala ng ano? Ha? Ang kawalan ng hustisya. May napala ba ako sa pagiging mabuting tao ko? Ipinagkait ng sinasabi mong batas ang hustisya sa mga magulang ko. Anong kabutihan ang magagawa ng pagiging mabuting tao kung kasamaan lang ang igaganti sa'yo? Ha? Magsalita ka! Ano? Mortal na kaaway! Dalawang nilalang na magkaibigan, subalit sa bandang huli, naging magkalaban. Mortal na kaaway! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Mortal na Kaaway! May trabaho ka ka mo, Mr. Binavista? Oh, working student ka pala, Mr. Binavista. Huwag mo na akong tawagin Mr. Binavista. Masyado namang formal. Aris na lang. Okay, sinabi mo eh. O paano? Mauna na kami, Sheila. May klase pa kami eh. Ah, oo. May klase pa kami. Kaya, mauuna na kami sa'yo, ha? Ah, ganun ba? Sayang. Yayayain ko sana kayong magmerienda kung vacant period pa ninyo. Sa susunod na lang. At sana, sa susunod, ay kasama mo na lang si Arnold para masaya. Ah, sige. Mauuna na kami sa'yo, Aris. Malapit nang mag-bell. May klase pa kami. Sige. Bye. Yes, sir. Ang ganda talaga. Ang pangalan niya. Jai nga lang. Siya pa ang nagsabing magkaklase kami sa isang subject. Hindi bale. Ang importante, formal na kaming magkakilala ngayon. Pwede ko na siyang yayain kumain sa labas kung gusto niya. Atal, narito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Halika sa kantina. Magbili na muna tayo. Libre kita. Pre, kami lang naunang nagmita kay Arnold. Pagbigyan mo naman kami. May klase pa ako kasi. Ngayon dito lang pala. Pinapahanap ka ng grupo. Oh. Timing ang pagka-parito mo, pare, ha? Yaya, gustong si Arnold na sumama sa pan-session natin, eh. Ano, Arnold? Dama ka ba sa pan-session, ha? Masaya doon, pare. Pasensya na, mga pare. Pero, uuwi na kami ni Arnold. Sige, mauna na kami sa inyo. At, tenga muna. Nakikipagkaibigan ka ba sa mga yun? Alam mo kung sino si Tisoy, pare? Tapos, nakikipagkaibigan ka sa kanya? Ha, Tol? Oh,
Ikaw, anong bibilihin mo? Ako, pabili nga po ng mantika, log, sabon, shampoo. Adinyayo, pabili po. Sandali lang. Sandali lang, mahina ang kalaban. Girlie! Ngayon pa aga? Bakit po? Halika dito, tulungan mo akong magtinda. Nagsisidatingan ang mga customers. Opo, nandiyan na po Ninang. Tulungan mo ako saglit. Sabon! Ikaw, anong bibilin mo? Sabon, sabon. Sabon po, palaba. Chandler for po! Dren kayong tika, sukat tuyo. Tuyo? Ay, ikaw naman, anong bibilin mo? Sabon po, sabon. Sabon, sabon. Sandali lang, sandali. Oh, nakakapagod, pero nakakatuwa pag ganitong maraming bumibili. Hindi mo mararamdaman ang pagod pag ganito na halos sunod-sunod ang mga bumibili. Ibig pong sabihin ay unti-unti nang nakikilalang tindahan niyo, Ninang. Oo nga eh. Teka, bakit naririto ka pa pala? Bakit hindi ka pa umaalis? Eh nako, wala ka bang pasok ngayon? Balis nga po sana eh. Kaya lang, bigla ninyo akong tinawag eh. Oo nga pala, Ay nako, pasensya ka na. At sunod-sunod na dumating ang mga customers. Teka, ganito na lang. Pag alis mo, dumaan ka muna sa bahay ninyo. At sabihin mo ang nanay mo na puntahan ako dito. At siya muna ang kasakasama ko na tumao dito sa tindahan. Habang nasa eskwela ka, ha? Opo. Sige po, Ninang. Alis na po ko. Sige. Umalis ka na. At siya ko, na-late ka na sa klase mo. Salamat ha. Pero hindi ako nagpapabayad sa paggawa ko ng project mo. Ano ka ba naman, Arnold? Para ka namang iba eh. Tayo lang naman ang tropa eh. Hihiyain mo ba ako? Pasensya ka na, Mr. Mercado, pero hindi ako gumagamit ng pinagbabawal na droga. Arisoy! Narito ka lang pala. Kanina pa naghihintay yung tropa eh. Halika na. O, Barnes. Ikaw pala. Narang ka pala. Mabuti naman. Sinundo mo ko rito. May ipapagawa sana ako sa'yo eh. Ano yan? Tulungan mo nga akong kumbinsin itong si Arnold. Dapat session natin mamaya. Ha? Ayain mo. Dapat session natin. Nagpapatawa ka ba? Alam mo ba na sa isang patak ng alak hindi dumadapo sa lalamunan niyan. Tapos, yayayain mo sa position niyan. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin. Nangihintay yung tropa sa likod ng building, ha? Alam ko naman na hindi umiinom itong si Arnold Kaya nga ako... nagsichallenge sa kanya eh. Arnold, hindi mo ba nakita ang reaksyon nitong katropa ko? Binabaliwala ka. Ang ibig sabihin niyan, wala kang dating sa grupo. Ha? Hindi ko naman hinahangad na tanggapin niyo ako sa grupo ninyo eh. Siya nga pala. Total naman eh, natapos ko ng project mo. Nasa iyo na. Pwede na pong mauna sa inyo. May klase pa ako eh, sa alas 4. Ganun ba? Sige. Total. Nagawa mo ng pinapagawa ko. Sige. Umalis ka na, bro. Kumusta yung date mo kahapon? Naka-post-face ka na ba, Tol? Sobra naman to. Alam mo bang nagpapa-hard to get ang babaeng yun? Nako, hindi yata umumla sa kanya mga pakinda-kinda mo, dimples mo ha? Hindi ko nga siya nayaya sa kantina para kumain. Ano?
Akala ko ba okay na yung iniwan ko kayong dalawa? Hindi ba't sabay ba kayong naglakad? Yun din ang kala ko. Kaso pagdating namin sa may kantina, biglang may tumawag sa kanya. Kaklase niya. Babae o lalaki? Babae pare, kaya yun. Bago ko pa siya mayaya eh, sumama na siya sa kaklase niya. Tol, okay lang yan. May kasabihan, tumingin ka lagi sa positibo, huwag sa negatibo. Ibig ko sabihin pare, ang positibo, hindi mo magyaya sa kanya kantina, eh natipon mo lang allowance mo. Magpasalamat ka. Oh, tama ko, hindi ba? At least, hindi ka gumastos. Umalis na si girl eh. Mag-isa na naman ako. Malaking tulong sa akin ang tindahan na ito. Kahit paano ay nawawala ang lungkot ko dahil sa pag-iisa. Mabuti na lamang at pumayag si Kumare Tess na tumira dito sa bahay si Girlie. Ay, Kumare! Ah, ikaw pala. Ay, pinapapunta mo raw ako dito, sabi ng anak ko. Ay, oo, Kumare. Nandyan ka na pala. Salamat naman at dumating ka na agad. Ay, nako, hindi ako magkanda o gaga kanina sa dami ng customers ko. Kaya pinatawag na kita sa anak mo. Ibig sabihin, Mare, nakikilala na ang tindahan mo. Ay, oo nga eh. Nagpapasalamat nga ako sa pong may kapal at hindi niya ako pinapabayaan. O siya nga pala, salamat sa pagpapahiram mo ka sa akin kay Girlie ha. Malaking tulong siya sa akin. Ay, kami nga itong mas natutulungan mo eh. Dahil bukod ikaw na ang sumasagot sa tuition fee ng anak ko eh. Binibigyan mo pa siya ng allowance niya sa eskwela. Ay, naku naman, to naman kung makapagsalita eh. Parang hindi ko inaanak ang anak niya. Ay, oo nga pala, no? hindi ba? Dapat aalalay ako sa pagpapaaral ng anak mo dahil inaanak ko siya. Oo nga, pero buhay pa naman ako na magulang ng anak ko eh. Ako ang mas may responsibilidad na pag-aralin siya at magbigay ng iba pang pangangailangan niya. Pero ikaw ang umaako ang lahat. Eh, ano naman kung pinapag-aral ko ang anak mo, eh malaking tulong din siya sa akin dito sa bahay. At teka, may nilaga akong saging dyan. Halika't kainin na natin habang mainit pa. Anong meron? Bakit ang dami-daming estudyante na nagtitipon-tipon sa quadrangle? Ewan ko ba, Tol? Inimbitahan ko lahat ng estudyante para sa pagtitipong ito. Welcome ang lahat. Kahit anong gusto. Gusto ko lamang malaman ninyo na tayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Gayang sinabi ng ating pambansang bayaning si Gat Jose Rizal, nabanggit niya ang mga katagang yun. Sapagkat taglay natin mga kabataan, tignan ang lakas, talino, at tayo ang susunod sa yapa ng ating mga manggulang at mga kating klas tayo. Alika, samahan mo ko. Ano? Kaya't inanyayahan ko lahat tayo ng mag-aaral eh, na nahibang ka na ba, Tol? Para sa isang samahan, okay? Tignan, Tol. Ngayon lang naman to eh. Tol, ngayon lang, sinasabi mo. Eh, madadagdagan pa yan kung sinanay mo. Eh, tara na. Eh, malapit ang mag-bell. Para sa susunod eh, makapasok na tayo sa ating klase. Sige na. Sige na, Tol. Pagbigyan mo na ako. Ano ka ba? Mas bibigyan mo ng importansya yung pagtitipon niya kaysa yung pag-aaral mo? Eh, hindi naman ang pagtitipon niya ang binibigyang halaga ko eh. Kundi si Miss Beautiful eh. Ganun na rin yun. Mas binibigyan mo ng importansya. Ibang bagay kaysa pag-aaral mo. Ano ka ba? Teka nga muna. Eh, bakit ba pinapakialaman mo ako? Kung ayaw mo akong samahan, huwag lang. Dabdahin pag sinasabi dyan. Teka, saan ka magpupunta? O saan pa? Di sa pagtitipong yan. Ha? Bakit? Sa palagay mo ba, wala akong magagawa kung wala ka? Ah, ganun. Parang sinasabi mo ngayon na baliwala ako sa'yo ngayon, ha? Ano?
Magsalita ka! Girlie, kumusta ang eskwela? Okay lang po, Ninang. Ang totoo niyan, ay Dean's Lester po ako. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Bigyang halaga mo ang pag-aaral. Mag-aral kang mabuti at yan ang hinding-hindi mananakaw sa'yo. Dala-dala mo yan hanggang sa pagtanda mo. Opo, alam ko po. Kaya po ako nag-aaral ng mabuti para matulungan ko si inay at kuya ko na makaahon sa kahirapan. Alam kong sa pamamagitan lamang ng pagtatapos ko ng pag-aaral ko, mapapabuti ang buhay namin ni nainay, lalo na't may sarili na rin pamilyang kuya ko. Ayun nga po pala, nakahanda na po pala ang mesa para sa ating hapunan. Yung pinagagawa ko sa inyo. Napasok naman ninyo ang eskwelahan? Oo. May tao na tayo sa loob ng eskwelahan, boss. Mabuti naman kung gano'n. Matutuwa si Pinuno kung malalaman niyang na napinitinta natin ang eskwelahan. Mukhang magtatagumpay yata tayo. Sana isip mo gano'n? At bakit mo naman nasabihan? Parami kasi ng parami ang mga sumasali sa organisasyon na naipasok natin sa loob ng eskwelahan. Mabuti kung gano'n at hindi magtatagal. Mapapasa din na ang pamumuno dahil lamang sa isang bayan. Hindi lang ng isang lalawigan kundi buong bansa. Sige na, Tagol. Magpahinga na kayo. Mamayang gabi ay muli tayong sasalakay sa isang pinagkukutahan ng mga sundalo. Oh, ano? Bait ka na, Tahimik. Magsalita ka. Hindi ko ito ginagawa para sa akin, kundi para sa'yo. Kaibigan mo ako, Ares. At totoong kaibigan. Kaya kahit alam kong hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko, sinasabi ko ka rin sa'yo. Dahil ayokong mapahamak ka. Masasaktan din ako kung makikita kitang nasasaktan. Gets mo ba, Tol? Oo naman. Kaya... Hi, boys! Pare. Si Miss Beautiful na malapit. Hi, Miss Beautiful! Ikaw naman, classmate. Tumitigas ang tuhod ko niyan eh. Glenda na lang itawag mo sa akin. Ako naman si Aris. At si... Ang best friend mo? Oo, alam ko. Kilalang kilala ko kayo dito sa campus na kayo ay magkaibigan. Magkaibigang matalik eh. Siya nga pala. Baka gusto ninyong sumama sa amin. Vacant period naman yata niyo eh. Open yan sa lahat ng kurso. Glenda, pasensya ka na. Pero pareho pa kasi kaming may klase ni Aris eh. Tol, alin ka na. Miss Beauty, Glenda. Sandali lang ha. Babalik ako. Tol, alin ka na dito. Bakit? Naman? Ha? Gusto mo ba yata akong ipahiya sa kurso na ito kong chiks eh? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, Tol. Kaya lang ano? Ano bang gusto mo ha? Ang magiging katawa-tawa ako sa paningin ng babaeng kursunada ko, yan na lamang sasabihin niya kung iiwan ko siya at sasama sa'yo, ha? Tol, bago
kasi ang professor, ha? Oo nga, eh. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hoy, tama na kayang pag-imagine mo. Narito ni sir, oh. Say present once your name is called. Yes, sir. Abrazaldo Joaquin. Hey, sir. Sir. Kalimlim Ares. Sir. De La Costa Marlon. Sir. Madrigal Arnold. Present, sir. Nuli Garcia. Sir. Class, I'll be distributing these modules. Study it and give me your insight on our next meeting as your graded recitation, okay? Yes, sir. And for the meantime, yes, sir. You elect your class officers who will volunteer to hold the class officer. Sir, ako na lamang po. Okay, lead the class officer election. Klase pa tayo. Ano ka ba? Uli yung inuunan mo yan. Alin bang importante sa'yo, ha? Babae nga ang pag-aaral mo. Nagkakanta, hirap kang mag-aaral para magkapagtapos. Ngunit, sisirain mo lang. Tol, huwag kang KJ. Ha? Eh, siya nang lumalapit sa atin. Tatanggihan ko ba? Ano ka ba naman, Tol? Pero may klase pa tayo, eh. Okay lang na magkipag-jamin ka sa kanila. Pero, unahin mo muna yung pag-aaral mo. Ano kaya ang gagawin ni Ares? Sundin kaya nito ang kanyang kaibigan na si Arnold? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Mortal na Kaaway! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Mortal na Kaaway! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.